Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Aquarius. Uy, new beginnings, Aquarius. Merong new beginnings, bagong simula. Bagong career, bagong relationship, bagong bahay. Ano tong new beginnings na to? 11th house, bagong community. Maaring meron kang bagong kaibigan. Bagong connections, contacts, bagong pangarap. Natutuparin mo. Psychic protection. Oh, mag-ingat rin sa mga psychic attacks. Lalo na yung mga taong nagki-carry ng mga negative energies around you, yung mga taong nakakausap mo. Maging maingat rin sa mga pagkukwento ng mga plano mo o nangyayari sa buhay mo, lalo na't magaganda ito kasi pwedeng mag-attract yan ng envy. O ng inggit galing sa iba. Some of you merong new romantic relationship. O you are attracting a new person in your life. Wow. Okay, let's see what is your overall energy. You have the chariot. Wow. So as your energy, this is about success. Parang you are in control of your emotions. You are in control of your life right now, Aquarius. Alam mo kung saan landas ang tatahakin mo. And you feel good about it. And this is also freedom. Mm-mm. Na nakalaya ka doon sa limitasyon na meron ka. And I think parang, alam mo yung feeling na ano, nasa crossroads ka, no? Nasa intersection. Tapos naka-stop yung stoplight, naka-red. Tapos biglang a few seconds ay mag-go na siya. Tapos ang liwanag or ang lawak ng kalsada. Alam mo yung ganung feeling na gusto mong umarangkada ng bonggang-bongga. So that's what I'm saying for you. Very exciting tong bagong simula na ito for you. Tingnan natin yung iba. Anong in what area? 11th house talaga. Bagong friendship, bagong community, bagong pangarap. Let's see your challenge. The Hangman. Oh, ang challenge ninyo is procrastination. Kasi may mga pagkakataon na nag-overthink kayo. Na baka paano to? Baka hindi mag-work. Baka ganito. Paano kung ganito yung mangyari? Diba? So wala pa nga. Naiisip mo na agad na baka merong hindi mag-work out for you. So, mas maganda dyan, mas lalo kang maging, focus doon sa goal mo. Keep your eye on the prize. Kaya nga yung mga kabayo, meron silang blinders eh. Kasi, yun yung yung pangtakip sa mata nila. Para hindi sila ma-distract sa paligid nila. At naka-focus lang sila dun sa goal nila, which is marating yung finish line. Diba? Oo. So, let's see your opportunity. Nine of Wands. You have all the strength that you need, Aquarius, para magpatuloy. Para maging successful. Kumbaga, kailangan lang ng patience, konting tiis, lakas ng loob, no? Para makuha mo talaga yung goal mo. Let's see your blessing. You have the Two of Pentacles. As a blessing, you're going to be very busy this week. Maaring marami kang kailangan ayusin, asikasuhin, paperwork, or mga errands. Pero this is for the good of you. Kaya nga siguro nakakapagod, no? Kumbaga, okay lang, mapagod, worth it naman. Mm-mm. Mahirap yung nag-e-effort ka, pero parang lahat napupunta lang sa wala, diba? At least ito, may kahihinatnan. Money, career, finances, wow. Ten of Pentacles. Five of Wands. I think you're going to be very competitive pagdating sa career mo.
Yung tipong meron kang gustong patunayan. Ano man yung career na yan, ano man yung trabaho na yan, meron kang gustong patunayan na kaya mo on your own. You also have Ten of Pentacles here. So, some of you, pagdating sa finances, meron kayong mga goals sa kaperahan nyo na ma-achieve nyo na. Let's say, ang goal nyo, makaipon na kayo ng 1 million. O, nakaipon na kayo. Diba? Some of you naman, meron lang dito nakakalungkot na energy, which is about agawan ng ari-arian, lalo na kung meron dito involvement ng mana, no? Oo. So, maaring merong nagkakagulo, nag-aaway-aaway dahil sa pera, dahil sa mana na makukuha. Oo. So, meron kasi rito na maaring ikaw, nakikita nila, successful ka. Tapos, yung iba mo kamag-anak, hindi. Tapos, sasabihin nila, huwag ka nang makisali dito sa mana na to kasi successful ka naman na. Eh, hindi ganun yun kasi karapatan mo yun eh. Tsaka, kasalanan mo ba kung successful ka? Kasalanan mo ba kung sila, hindi sila naging nag-prepare for their future? Diba? Kaloka. So, ngayon, yung iba sa inyo, mas parang iiwas rin kayo sa drama. Iiwas kayo sa mga taong toxic sa buhay ninyo. Ayan, merong yung iba sa inyo, pwedeng hindi kayo contento sa situation nyo sa career. Kaya, gusto nyong may magbago. And also, yung iba, maaring meron ditong touch of spiritual energy pagdating sa career. Pwedeng meron kayong ipupursue na spiritual path or career na related sa spirituality. Let's say, tarot. Pwedeng yan yung career path ninyo. Na pinagninilay-nilayan nyo kung ipupursue nyo ba, gagawin nyo ba. At kung hindi naman yung iba sa inyo, mas magiging madasalin, no? Yung tipong, you will always pray for guidance pagdating sa career path mo, kung saan ka mas mapapabuti. So, sa relationship, 3 of Wands, the Lovers. Kung meron kang long-distance relationship, mas magiging successful to. Kung meron kayong long-distance relationship at hindi pa kayo nakikita, pwede makikita kayo ng person na to. May pasalubong to sa'yo. Uy, wedding. Baka magpapakasal na kayo. Ay! My chance. I think you're going to give this relationship a chance na mag-grow, na mag-evolve. Tipong papasok kayo sa isang seryosong commitment. Wow. Meron dito nag-aabang sa airport. Baka ngayon ang uwi niya, no? Ng person mo. You have Mars in Gemini in the third house. Decision making, na kailangan mong paghandaan, kailangan mong pag-isipan. Iwasan mo yung pabugso-bugsong feelings or parang hindi sure sa mga gusto mong gawin. You also have Saturn in the ninth house fulfillment. Alam nyo, no? If you are connecting with someone na it's like foreigner or long distance relationship, I think worth it tong relationship na to. Worth it na worth it siya. Especially in your living condition. Kasi itong person na to, kayang-kaya niya mag-provide para sa'yo. Or this will bring abundance in your life. Kumbaga maswerte itong person that you are dealing with. Parang lucky charm mo siya. Change. May pagbabago. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Wow! Diba? Aquarius, new beginnings. Open your heart and mind to new beginnings. So, open your heart. Pagdating sa new beginnings, yung iba sa inyo, baka ngayon lang kayo papasok sa relationship. Or new beginnings for your relationship, which is taking it to a higher level of commitment. When you say, open your mind, so pwedeng bagong pag-aaralan, bagong opportunities to learn more in your finances, in your career, in your business. So as long as you're open to change,
Maraming opportunities na mag-open up sa iyo. Pagdating nga lang sa decision making, you have to make sure na yun talaga yung gusto mong direction na tahakin. Oo. And whatever this is, magiging worth it siya. Siyempre, hindi siya ganun kadali, no? May proseso na kailangan pagdaanan. Pero in the end, worth it. Yes. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.